1, 2, 3, come on! Ngayong araw, pag-usapan natin yung tungkol sa paglulugon. Kasi may mga inahin kami doon, yung mga Rhode Island, kakasimula pa lang nila maglugon. Actually, late na mga si Manua kasi yung iba na kasama nila tapos na. So, normal lang naman yun na may mga iba talaga na huhuli mag-molting. So, bago yan, mga si Manua, batiin ko lang itong mga kasi manwa natin na laging nakasubaybay sa atin kay Ma'am Rochelle Francisquete. Pakitama na lang po ha kasi manwa kung yung pagbigkas ko ng apelido ay tama ba, kay Japheth Aldea, kay Charles Escobel at reviewing po, at kay Sir Renante Ombiga. Ganun din kay kasi Manua Arlene Sumingit. Namiss ko po kayo ma'am. Salamat sa panunood. Kasi lagi siya nag-comment sa mga video natin. Kay Esperidion Miones, Lakwatserong Magsasaka Channel. Ganun din kay kasi Manua Ricky Rodriguez, Delson Jaime, Benvenido Ayuban, Papa Daddy's Vlog. Ganun din po kay Andres Buscato. Salamat po na marami sa panonood. Kay Vilma Alcantara, Indayon Polo. Ganun din sa kasimano natin, Edmar Lares. At sa Lares and De La Cruz family, sila po ay taga Estancia, Iloilo. Sa mga hindi ko po nabanggit, mga kasimano natin, bawi ako sa inyo sa susunod. Ngayon, mga kasimano, ano, yung paglulugon, so pasadahan ko lang ng mabilis yan. Gaya ng nasabi ko nga kanina, so may iba na nauuna sila maglugon, yung iba naman nauuli. At yan mga si Manua ay nangyayari kasi yan yung paraan ng mga manok natin para paghandaan yung napakahabang taglamig. Dito sa atin sa Pilipinas, nagsisimula yan ng buwan ng November at hanggang February. So yun talaga yung pinakamalamig na buwan. Ngayon, naglulugon sila mga kasabanwa at ang nangyayari dyan ay tumitigil sila sa pangitlog. Tapos, naglalagas yung balahibo dito sa ulo nila, sa likod. No? At kung hindi mo alam na naglulugon yung manok mo, wala kang idea na yun pala yung nangyayari. Matatakot ka kasi manwa kasi yung iba talagang nakakalbo sila at hindi magandang tingnan sa paningin. Ngayon yung mga inahin namin doon na Rhode Island Red ay in-isolate na namin nang sa ganun ay hindi sila ma-stress lalo. So yan yung pag-usapan natin mamaya, yung ano ba yung mga dapat gawin at dapat tandaan natin kapag naglulugon yung ating mga manok. Papansin nyo mga kasimanwa kung ikukumpara nyo yung hindi naglulugon na manok sa naglulugon, mapulang-mapula yung kanyang palon, no? At ano siya talaga, matikas yung tindig niya. Kasi ito mga kasimanwa na nangingitlog na to. So, kung yung mga dati kong video ng mga nakaraang buwan, subukan kong hanapin yung video na yung mga kasimanwa. Kasi may video ako doon na pinakita ko yung dalawa tandang inahin namin. Grabe talaga yung paglugo nila mga kasimanwa. Kapag may nakakita nga na pumupunta dito, ang tinatanong ay kung ano daw ang sakit. Kasi nga hindi nila alam na naglulugon lang naman yung manok. Ayun. Mga kasimanwa, ito po yung tatlong manok namin, yung tatlong inahin na kakasimula pa lang nila maglugon. Kaya ang ginawa namin, sila ay hiniwalay na. Kasi yung ito, ibahagi ko lang sa inyo mga kasimanwa, yung tatlo na pinakamahalagang dapat natin tandaan kapag yung mga manok ay maglulugon na. So, unang-una, yung sila ay dapat walang stress o hanggat maaari, hindi sila ma-stress. So, wag na wag nyong sasamahan nung, lalo na yung bago, kung may bago kayong manok, wag nyong isasama doon sa mga naglulugon. At hiwalay nyo din yung mga tandang, no, sa mga babae na naglulugon. Kasi, lalo na yung mga agresibong lalaki,
minsan hinahabol pa nila yung mga babae, no, kapag naglulugon sila yung mga simanwa. Sobrang stressful sa kanila yan. Okay, kaya yun yung pinakaiwasan natin. Pangalawa, wag na wag yung hahawakan yung mga manok na naglulugon. Kasi yung kapag naglalagas ito, nag-ano na sila eh, hindi pa sila nagsisimula maglagas. Pero yung mga palong nila, mga pansin nyo, masyado nang maputla. Ngayon, pag hinawakan nyo kasi mga simanwa, yung mga manok, eh, bukod sa stress lang sila, ay masakit din sa kanila yung hawak-hawakan. Lalo na yung mga patubo pa lang yung balahibo. Kasi yung tinatawag natin na pin feathers, yun yung mga unang pagtubo. Kapag nahawakan yun o nasagi, nagkakaroon ng bleeding. Ayun. So, yun yung pinakaiwasan natin, mga simanwa. Pangatlong dapat natin isaalang-alang, mga simanwa, yung pagkain nila. So, dapat yung usual na consumption nila ng protein-rich feeds ay at least 30% na mas madami pa kaysa doon. Kasi nga, nagpapatubo sila ng balahibo niyan, at yung mga balahibo kasi nila, mga simanwa, ang pinaka-substance niyan ay protein. Okay, so dapat masagana pa sa protein yung ibigay natin. At ito yung ginawa natin kanina na hard-boiled egg, hinaluan natin ng Integra. So ito yung pagkain na to ay para lang sa mga naglulugo namin na mga manok, mga simanwa. Pinagamit namin, mga simanwa, ito ay yung mga walang similya na itlog. At sinasama na rin namin yung, kaya namin biniblender, kasi sinasama na rin namin yung eggshell para walang sayang, no? At yan naman ay source of calcium nila. Ngayon, pupwede din naman, madaming alternative tayo, gaya ng malunggay, no? Azolla, Madre de Agua, pwede yun. So, hindi naman kailangan na nakadepende lang kung wala namang, ano, diba, mga itlog. Ay, ano lang, yung malunggay, pwede nyo ihalo. At yung ibang mga, basta masagana sa protina na pagkain, mga simanwa. Namin, mga simanwa, no, pagpasok ng July, yung tag-ulan, pag panahon ng tag-ulan, pag pumasok na yan, yung iba nagsisimula na silang mag-molting kasi mas umiikli na yung araw. So yun yung kumbaga ay hudyat sa kanila na magsisimula na sila ng sa stage na sila ay maglulugon. So minsan hanggang 8 weeks yung tinatagal. Pero may ilan din, 12 weeks. So matagal-tagal yun na hindi sila mangingitlog, mga simanwa. At so siyempre, yung production ng sa mga breeders natin, bumababa. Ngayon, yung ang alam ko sa iba, sa mga commercial, yung ang market ay commercial eggs. So ang narinig ko lang, ang ginagawa nila ay yung ilaw, yung pailaw sa kanilang mga manok, artificial lighting ang ginagawa nila para isipin ng mga manok na ano, walang pagbabago sa season. So kumbaga, tuloy-tuloy lang yung pero hindi namin yun nasubukan pa, mga simanwa, kasi nga pagdating sa mga breeder natin, so dapat sila ay bigyan din natin ng pagkakataon na maipahinga yung kanilang katawan. Saka sulit naman kasi ang binabalik sa amin, mga simanwa, pagkatapos ng kanilang paglulugon, mataas na fertility ng mga itlog, tapos yung kanilang production ay maganda. Yun, so paano, mga kasimanwa, yun ang munang maibabahagi namin sa inyo ngayon, at sana ay may natutunan kayo kahit paano. So hanggang sa susunod po, ingat kayo, Shazam!